Good morning, mga ka-PH. Meron akong i-discuss sa inyo na isang articles tungkol sa mga hidden treasure dito sa Pilipinas, kung paano ba siya nagsimula at kung bakit nagkaroon dito ng mga hidden treasure na tinatawag na Yamashita treasure. Actually, hindi lang naman si Yamashita kasi ang nagbaon ng mga hidden treasure. Meron silang mga tinatawag na operations kung bakit napunta dito yung mga Yamashita o treasure wealth niya ng Japanese Imperial Army. Ito ay tinatawag na Golden Lily. Ang kanilang operation ay tinawag na Golden Lily mula sa Kinnoyori, isa sa mga tula ni Emperor Hirohito. Ang kanilang operasyon ay isang sistematikong pagkamkam ng kayamanan mula sa pagnanakaw at pagsakop ng mga bansa sa Asia. Sa panahon ng pangalawang pandaigdigan digmaan, ito ang pinakamatinik at pinakatusong ginawa ng Imperyo ng Japan na gamit ang dahas, pwersa at militar upang sakupin at nakawan ang mga bansa sa Asia. Ang operasyong binalot ng sakim at sikreto na hanggang ngayon ay unti-unti lamang nating nabubungkal ang katotohanan. Okay, stop muna tayo. Meron akong ipapakita sa inyo na maaaring yung iba ay hindi pa nakikilala kung sino siya General Yamashita. Okay, mga ka-TH. Ito si General Tomoyuki Yamashita. Ngayon, ano siya? Ito, tutuloy natin yung ating articles. Habang lumalaki ang nasasakupan ng Japan, ay lumalawak rin ang ambisyon nitong maghari sa buong Asia. At ang daang tinatahak nito ay patungong sagupaan sa mga bansa ding nais mangamkam ng lugar at yaman. Kaya't ang naging patutunguhan nito ay isang napakalaking digmaan. Habang sinasakop nila ang iba't ibang bansa, ay pinagnanakawan din nila ito sa kabilang dako. Habang ang mundo ay nababalot sa himagsikan at karimlan, ay sinaklob naman lahat ng pwedeng makuha nila sapagkat sila ang naghari. Ang kanilang mga nakaw ay mula sa mga bangko, minahan, museo, monasteryo, fabrika at sa mga kabahayan ng mayayamang pamilya. Ang mga pag-aari ng mga ito ay ilan libong taong pinakatago-tago na mga umahawak nito. So, yan. Kaya nagkaroon dito. Ito mga authentic map. Ito ay isang mapa na matatagpuan ng yaman niyaan sa Siargao Island. Kung napanood ninyo yung The Last Gold o pa Yamashita World War II. Ito yon sa History Channel. Ito yung mapang pinanggalingan yan. Si Yamashita rin ang nagbaon yan kasama si Prinsipe Takeda ng Japan. Si Prinsipe Takeda ay kapatid ni Emperor Hirohito. Yan, isa sa mga authentic map yan. Mga nakuha na yan,
Yan pa. Authentic map din yan. So, ito yung mga katunayan. Ito yung actual picture ng looting nila na sinasabi ko kanina. Ito yung actual footage ng kanilang picture ng kanilang pag-looting. Yung sinasabing ito. Ang kanilang mga nakaw ay mula sa mga bangko, minahan, museo, monasteryo, pabrika at sa mga kabahayan ng mayayamong pamilya. Ang mga pag-aari ng mga ito ay ilang libong taon na pinakatago-tago ng mga humahawak nito. So, yan ang nangyari. Ito pa. Katunayan na meron talagang looting na nangyari. Ito yung mga American soldiers na ini-inspect nila yung World War II looted treasures nung bumagsak na sa kapangyarihan ng Amerika ang kapangyarihan ng Japan dito sa Pilipinas. So may mga na-recover kaagad silang mga looted na ginto. So katunayan yan na totoo ang mga hidden treasure dito sa Pilipinas. At ang unang mga naka-recover niyan, syempre, mga Amerikano. Ito si Onoda. Si Hiro Onoda. Isa rin yung official na pinakamatagal na sumuko. Sumuko yan noong 1975 sa panahon ng pangunguna ni Presidente Marcos noon. Hindi kasi siya naniniwala na natalo na ang Japan, kaya sa loob ng 30 taon ay nagtago siya sa kagubatan. Pinanindigan niya yung paniniwala nila na hindi nagagapi ang Japan. At susuko lamang siya kapag dumating yung kanyang official na nag-order sa kanya. Ayun yung official na kasama niya sa gilid, yung nakasaludo. Yan yung nag-order sa kanya. So, yan lang yung makakapagpasuko. Kaya, noong 1975, ay dumating yan para sumuko siya. Ito yung mga katunayan na meron tayong mga marker na matatagpuan habang tayo ay nag-i-excavate o nag-treasure hunting adventure. So, yan sa mga ginawa nilang marker. At yan. So, yan yung mga, ito yung binasag na bato, na dyan, yung mga pinagbasagan ng bato, dyan din naman ang galing yan. So, na-discover natin yan. Ito yung mga mortar, mga dulo, mga punglo, no? Malalaking bomba ng bala ng kanyon na na-recover ng iba nating mga katiets. Ang picture na yan ay nag-grab ko lang sa kanilang pag-share. Ito naman yung actual na nakuha ko rin sa mga treasure adventure ng mga iba nating ka-TH na sinesearch ko. Ito yung actual na pag-recover nila. Ito naman yung actual na pag-recover noon nung panahon ni President Marcos kay Roger Rojas, yung pinipilit na alamin kung saan nakuha yung Golden Buddha. So doon lang pala yun sa may hospital ng Baguio. Napasok nila yung tunnel kasi nung itinuro na. So yan yung mga actual picture ng mga hidden wealth. Ayan yung sa loob ng kuweba. Actual picture din yan nung napasok nila yung chamber kung saan nakalagay yung bunker ng deposits. So ganyan ang magiging itsura niyan pagka inyong matatagpuan. So tuloy natin yung ating discussion.
nang matanto nila na matatalo na sila sa digmaan at sa larangang militar ay nagpasya na pagpasyahan nilang mas mabuti pang matalo ngunit dapat hindi makuha ang kanilang itinago. Sa katunayan, inilunsad nila ang Operation Z campaign na naging Operation A1. Ito ang operation na kung saan pinulbos nila ang Pearl Harbor gamit ang pwersa ng Kido Botai, isang Japanese Imperial Navy. Layunin nito na lumpuhin ang pwersa ng mga Amerikano sa Pasipiko para malaya silang makapasok sa mga bansa sa Timog Silangang Asia. Isa ito sa pinakamatagumpay nilang kampanya militar kung saan parang kidlat at kulog silang umaatake. Nakuha nila ang mga bansang hawak ng France tulad ng Cambodia, Laos, Vietnam noong 1940. Matapos silang sunugin ng Pearl Harbor ay tumungo na sila sa Pilipinas, Hong Kong at Thailand sa pagitan lamang ng oras at mga araw. Pagkatapos ng ilang buwan ay sinalakay naman nila ang Indonesia, Malaysia, Singapore, Borneo, Brunei, Burma at East Timor nang walang kalaban-laban. Bago pa man magsimula ang digmaan sa mundo at bago pa man pumasok ang Amerikano sa digmaan, ay mayroon na itong plano na kung tawagin ay War Plan Orange, isang plano laban sa Imperyo ng Hapon sakali mang makatunggali sila ng sakupin ng Japan ang China, ay nakakuha na ng mga impormasyon ng Amerika na naghahakot na ang Japan ng mga ginto, alahas, gemstone at iba pa mula sa China at idinaan sa Korea. May mga teorya na nagsasabing talagang binuksan ng Amerika ang bintana na makapanakop ang Japan sa Asia bago pa sila kumilos. Hinayaan nila ang Japan dahil mayroon din silang sariling motibo. Ang tanong ay bakit? Napakasimple lang ang sagot. Ang mga bansa sa Asia ay at Timog Silangang Asia ay hindi sakop ng Amerika maliban sa Pilipinas. Ang Singapore ay hawak ng Britain. Ang Malaysia, Brunei, Thailand at Borneo ay sakop din ng Britain. Ang Laos, Cambodia at Vietnam naman ay sakop ng France. Ang East Timor ay hawak ng Portugal. Kaya nais ng Amerikano na masakop ng Japan ang mga ito dahil ang Amerika mismo ay nahirapang sakupin ang mga ito. Para sa pagkatapos ng digmaan ay mabago ang kalakalan. At kung sino ang mananaig ay siyang makakahawak sa mga bansang ito. So, matapos ang kaya may plano na sila bago pa man magtapos ang digmaan, ang sabwatan daw ay mula pa nang umatake ang Kido Botai sa Pearl Harbor. So nagkaroon dito ng tinatawag na sabwatan o conspiracy sa English. Ibig sabihin, talagang hinayaan daw ng Amerika na atakihin ito. Pero itinago ng Amerika ang tatlo sa kanilang pinakamalakas na Navy Fleet o barkong pandigma. Kaya hindi ito nabilang sa nasalanta ng Persang Hapon. Ang tatlong barkong pandigma na Enterprise, Lexington at Saratoga na siyang pinakamalalakas ay hindi idinaong ng Amerika sa Pearl Harbor sa mga panahong iyon. Dahil sa mga pangyaring ito at motibo ng Amerika, ang isa at unang napahamak ay ang Pilipinas.
sapagkat idiniklara agad ni Pangulong Quezon mula sa udyok ng Amerika na gawing open city ang Manila noong ika-25 ng Disyembre taong 1941. Sadyang ipinain ng Amerika ang Pilipinas. Ito ang tinatawag na bukas ang pintuan para makapasok ang halimaw upang dito ito katayin. Sadyang binuksan ang pagkakataon upang dito hulihin ng Amerika ang Japan. Kaya't nagmistula tayong pain kung saan sila maghahabulan, hindi lamang sa larangang militar, kundi kasama pati na ang habulan sa mga nakaw na yaman. Ayan, ganyan. Gaya niyan, isa yan sa mga layunin ng Amerika kung bakit pinapasok ang Japan sa Pilipinas. Dahil yun nga, sa unang nabanggit natin, napasok ng Japan ang China at doon ay nabalitaan na nilang naghahakot ang imperyo ng Japan. Yung Japanese Imperial Army Forces ay natakop nila ang China at nakuha na yung mga tunitunilang gindo sa China. At alam nila ipapasok na sa Pilipinas, kaya hinayaan nila na makapasok dito sa Pilipinas. Kasi kasama na yan sa dito nila kukornerin sa Pilipinas ang Japan. At nangyari nga, kagaya na nakita niyo sa picture na yan, yan ay isang katunayan na may mga na-recover kaagad ang Amerika sa panahon ng kanilang paghabol sa Japanese Imperial Army. Matapos ang 3 buwan mula na makapasok ang Japan sa atin, ay tumakas na si General Douglas MacArthur sa isang submarino patungong Cagayan de Oro City at dumaong sa Makabalan Pier at sumakay patungong Manolo Fort, Fortit sa Bukidnon, kung saan sumakay naman pagkatapos ng eroplano si MacArthur sa Bukid papuntang Australia kasama ang ibang pwersang militar. Pero may nagsasabing matagal pa na nagtago si MacArthur sa Bukidnon sa isang sekretong bunker na hanggang ngayon ay nakatayo pa at ginagamit pa sa kasalukuyan, sapagkat hanggang ngayon nakikita pa ng mga nakatira na may mga eroplanong basta na lang nawawala sa gitna ng kabundukan. Matapos umalis at tumakas si MacArthur ay nakubkob ng hapon ang Bataan at doon na nagsimula ang tinatawag na Bataan Death March, kung saan libo-libong Pilipino at Amerikano ang nadakip ng mga hapon at pinalakad ito mula Bataan hanggang Manila, kung saan marami ang namatay habang nagmamartsa ang mga ito sa mga hindi malilimutang kaganapan sa Pilipinas noon. Kaya sa isang banda, tama ang Amerikano na sadyang nasakop ng mga hapon ng Asia at Timog Silangang Asia kasama na ang pagnanakaw ng mga yaman nito. Kaya sinunod naman ng Amerikano ang pangalawa nilang plano, ang Operation Cartwheel. Ang paghabol nila sa mga ninakaw ng hapon sa pamamagitan ng coal blockades o pagsara ng pintuan para makalabas para makalabas ang hapon sa Pilipinas. At ang bahaging ito ay tama naman ang mga Amerikano. Hindi na nakalabas pa ang hapon sa Pilipinas at sa bahaging ito ay tama naman. Sinunod naman ng Amerikano ang pangalawa nilang plano, ang Operation